Adobo Recaps here. For today's video, ang movie title ay Revenge, a Love Story. Ang kwento ay nagumpisa sa isang binatang lalaki na nagngangalang Chan, na nagtitinda ng siopaw malapit sa isang paaralan. Nagkaroon siya ng kakaibang damdamin para sa isang dalaga na nagngangalang Chan Wing, na unang beses niyang nakita habang kasama nito ang kanyang lola na bumibili ng siopaw. Sa unang pagkakataon na nakita ni Chan si Chan Wing, hindi niya maiwasang tumingin ng may paghanga at pagkamangha. Ito ay nagdulot ng galit sa lola ni Chan Wing, na nagbanta kay Chan na sasaktan siya dahil baka maubos ang ganda ng apo sa kakatitig niya. Mula noon, ginugol ni Chan ang kanyang oras upang masilayan ang kanyang crush sa paaralan kung saan nag-aaral si Chan Wing. Isang gabi, nalaman ni Chan na si Chan Wing ay nawawala at hinahanap ng kanyang lola. Bilang tugon, sinikap niyang hanapin si Chan Wing gamit ang kanyang bisikleta at natagpuan niya ito na nag-iisa sa isang masukal na lugar, at agad niyang isinama pabalik sa kanyang lol. Ang nag-aalala, nalaman ni Chan na may kapansanan sa isip si Chan Wing, na nagpapaliwanag ng kanyang hindi pangkaraniwang kilos, ngunit hindi nito nabago ang nararamdaman ni Chan para kay Chan Wing, at patuloy niya itong minamahal. Tumagal ng ilang araw at hindi na muli nakita ni Chan ang maglola, at nagtataka siya kung saan na sila napunta. Isang araw, nakita niya na maraming tao sa labas ng tahanan ng maglola, at dahil sa kanyang kuryosidad, nagpa siya siyang lumapit. Doon niya nalaman na ang lola ni Chan Wing ay pumanaw 3 araw na ang nakakaraan, at si Chan Wing ay natagpuan na lamang na nakahandusay sa tabi ng kanyang yumaong lola, dahil sa kondisyon ni Chan Wing at walang kamag-anak, inilipat siya ng mga social worker sa isang shelter. Kinagabihan ay nagpa siya si Chan na dalawin si Chan Wing sa shelter ng palihim. Sa swerte niya, ang kwarto ni Chan Wing ay nasa likod ng gusali, kaya naitakas niya si Chan Wing nang walang nakakapansin. Pagkatapos noon ay dinala siya ni Chan sa isang amusement park upang kumalma ang loob nito. Nag-usap sila at ibinahagi ni Chan Wing ang kanyang pangungulila sa kanyang lola. Nais niya na makabalik sa kanilang bahay ngunit nakalak ito. Nang pinipilit ni Chan na buksan ang pinto, may lumabas na kapitbahay at nag-alok ng tulong sa kanila. Nagmagandang loob ang kapitbahay na payagan muna silang dalawa na magpalipas ng gabi sa kanyang apartment. Sa pag-uusap nila, nalaman nila na ang kapitbahay ay isang kalapati na mababa ang lipad. Nagbiro siya na gumamit muna ng robust si Chan, para mas ulit niya ang kanilang bakbakan. Hindi sinasadyang nakita ni Chan ang Wonderland ni Chan Wing habang naliligo, ngunit bigla siyang nahiya at lumabas na lang habang hinihintay siyang matapos. Ilang sandali matapos umalis si Chan, may isang lalaking kumatok sa pinto at pinagbuksan ito ng dalaga sa pag-aakalang si Chan ito. Nang makita ng dalaga na hindi niya kilala ang lalaki ay sinubukan niyang isara ang pinto, pero nagpumilit ang lalaki dahil naamoy niya ang napakabangong rosas na nakahain. Inakala ng lalaki na si Chan Wing ay isang kalapati kagaya ng kakilala niyang nakatira doon. Agad itong naglabas ng pera at pinwersa ang dalaga para punitin ang kanyang langit. Habang naghihintay si Chan sa labas, nakita niya ang pangyayari sa bintana. Mabilis na bumalik si Chan at inatake ang lalaking hindi nila kilala. At nang matalo ito ni Chan ay nagtungo sila at nireport ang pangyayari sa police station. Magkahiwalay na kinuha na ng statement ang dalawa, sa hiwalay ding interrogation room. Tinanong si Chan Wing ng mga pulis kung paano siya hinaras ng hindi niya kilalang lalaki, at sinabi nito sa mga pulis na ang lalaki ay may tato na black star sa kanang kamay. Nabigla ang mga pulis nang mapagtanto nila na official nila ang tinutukoy ng dalawa. Eksaktong dumating naman ang official na nagngangalang Hakshan, at nalaman ang statement ng dalaga, at kinausap ng official ang mga tauhan at pinagbantaan silang manahimik tungkol dito. Sinabi ni Hakshan sa kanila na kalapati si Chan Wing, at hindi pa siya nakakascore dito. Sinubukan siyang pigilan ng isa sa mga tauhan, ngunit desidido talaga si Hakshan na punitin ang langit ni Chan Wing. Dahil sa pagbabanta, walang nagawa ang matitinong pulis kundi manahimik na lang. Habang tinatanong ng pulis si Chan ay napansin niya na official ng mga pulis ang tinutukoy niyang lalaki, at napagtanto niya na epi-frame up siya ng mga ito. Sinubukan niyang kunin si Chan Wing para tumakas ngunit pinigilan siya ng mga pulis. Habang siya ay nasa kabilang silid, nasaksihan ni Chan na itinuloy ni Hakshan ang pagtatayo ng poste at ayun na nga, tuluyang napunit ang langit. Sa karagdagang pighati, pati ang ilan sa mga tauhan ay pumila na rin at nag-subscribe sa channel ng dalaga. Habang napapanood ito ni Chan na lantang gulay dahil sa gulpi, nang matapos na ang boodle fight ay napag-alaman ng mga pulis na hindi pala kalapati si Chan Wing, kundi may problema sa pag-iisip. Ang mga tiwaling pulis ay gumawa ng dahilan upang pagtakpan ang pangbubugbog nila kay Chan pati na rin kay Chan Wing. Nagbigay ng salaysay ang mga pulis sa korte upang madiin si Chan sa salang pagnanakaw at pang-aagaw ng baril.
Sa kaso naman ni Chun Wing, sinabi nila na natagpuan nila ang dalaga sa parehas na gabi, at ipinatawag ng korte ang social welfare upang maibalik ito sa shelter. Isa sa mga pulis ay pinagbantaan si Chun Wing na manahimik na lang, kung ayaw niyang may mangyaring masama kay Chan sa kulungan. Si Chan naman ay nahatulan ng guilty at makukulong ng 6 na buwan, habang nasa bilangguan. Pilit na tinanggal ni Chan ang kanyang mga fingerprints dahil meron siyang pinaplano sa kanyang paglaya. 6 na buwan na ang nakalipas at nakalaya na si Chan. Sa paglabas niya ng kulungan ay sinalubong siya ni Chun Wing, nadala ang bunga ng panghahalay sa kanya ng mga tiwaling pulis. Kinurot ang puso ni Chan at napaluha na lang. Wala siyang magagawa kundi tanggapin ang mapait na trahedyang kanilang sinapit. Sinalubong pa rin siya ng ngiti ni Chun Wing, dahil ang importante ay magkakasama na silang muli ni Chan. Sa paglipas ng mga araw, naging masaya naman ang pagsasama ng dalawa, ngunit nanatili pa rin ang galit ni Chan na matagal na niyang kinikimkim, at naghihintay lamang siya ng tamang panahon para makaganti sa mga tiwaling pulis. Nang maglaon ay nakita ni Chan ang asawa ng isa sa mga pulis sa isang tindahan at sinundan niya ito sa kanilang bahay. Maya-maya ay umuwi na si Ting at tinatawag ang asawa. Ang hindi niya alam ay nasa loob na si Chan at agad siyang inatake. Ilang araw ang lumipas, may nag-report na may masangsang na amoy at may nakitang plastic bag ang mga pulis sa may tulay. Alam naman nilang mabaho pero dinala pa rin nila ang plastic bag sa police station. Nang buksan nila ang plastic bag ay bumulaga sa kanila ang mabahong fetus na nasa loob, at nakita rin nila ang ID ng kasamahan nilang pulis sa loob nito. Pinuntahan agad nila ang bahay ni Ting pero wala siya doon, at ilang hakbang pa ay natagpuan nila ang bangkay ng asawa ni Ting at wala nang laman ang tiyan nito. Nangangahulugan na ang laman ng tiyan niya ang nasa loob ng plastic bag na natagpuan nila sa tulay. Ang sumunod na target ni Chan ay si Gui at ang asawa nito. Walang kahirap-hirap na pinabagsak ni Chan ang pulis, pagkatapos ay ginawa niya rin sa asawa nito ang ginawa niya sa asawa ni Ting. Habang naghihingalo si Gui, nagawa pa nitong tumawag sa mga kasamahan ngunit kinuha ito ni Chan. Naghinala ang mga pulis na may masamang nangyari kay Gui kaya agad silang pumunta sa bahay nito. Pagdating doon, natagpuan nila ang asawa ni Gui na sinapit ang gaya sa asawa ni Ting, at ang katawan ni Gui ay nakalubog naman sa tubig. Hinala ni Jeff na ang sunod-sunod na krimen ay maaring kagagawan ni Chan, dahil gusto nitong makapaghiganti sa kanila. Ibinalita sa TV ang tungkol sa sunod-sunod na krimen kung saan ang mga pulis ang biktima, at dahil dito ay nagkaroon ng mga checkpoint sa buong syudad. Nang maglaon, chinek ng mga pulis ang isang bus kung saan nakasakay si Chan. Natakot si Chan na maaaring naghihinala na si Jeff sa kanya, kaya bumaba siya at palihim na naglakad palayo. Napansin siya ni Jeff at nagsimula ang police chase. Nadakip si Chan at inaresto para sa interrogation. Pinahirapan siya ni Jeff upang aminin niya ang kanyang ginawa sa kanilang mga kasamahan, pero nanahimik pa rin si Chan kaya patuloy siyang pinahirapan ng dalawa. Dahil sa galit, itinutok ni Jeff ang baril kay Chan, pero hindi siya nagpatinag at nanatiling tahimik. Napanood ni Chun Wing ang balita na naaresto si Chan dahil suspect ito sa mga nangyaring krimen, at dahil ayaw ni Chun Wing na muli silang magkalayo ni Chan, sinunog niya ang picture nito at pagkatapos ay kumuha ng kutsilyo at tumawag sa istasyon ng pulis. Nang may sumagot ay ibinagsak niya ang telepono at pumasok sa banyo. Inalis niya ang pinagbubuntis at itinapon niya ang kutsilyo sa drainage ng banyo para walang ebidensya. Lumipat ang eksena sa police station, tatapusin na sana ni Jeff si Chan nang biglang dumating ang superior nila, at sinabing maling tao ang inaresto nila dahil may bagong parehas na krimen. Dahil doon ay nasuspinde sila ng kanyang kabody. Lumalabas, sinadya ni Chun Wing na gawin ang parehong krimen para mapawalang sala si Chan sa mga paratang sa kanya. Tinanong ng police chief si Chan kung bakit niya tinakbuhan ang mga pulis sa checkpoint, at sinabi ni Chan na hindi yun ang unang pagkakataon na na-frame up siya ng mga pulis, dahil sa mga narinig at kakulangan ng ebidensya ay pinakawalan ng pulis si Chan. Sinabi ng kabody ni Jeff na aminin na nila sa chief ang totoo, na si Chan ay may galit sa kanila dahil sa kanilang mga ginawa, ngunit tumutol si Jeff dahil madidiin sila sa mga ginawa nila. Tinawagan nila ang retired chief na si Hawk Sean para warningan ito sa paghihiganti ni Chan sa kanila. Sinabi nila sa retiradong hepe na plano nilang iligpit ang dalaga at si Chan. Alam ni Chan na hindi gagawa ng maganda ang mga pulis kaya't pinuntahan niya si Chun Wing sa ospital. Gayunpaman, nang papalabas na sila ng ospital sakay ng ambulansya ay nakita sila ni Jeff. Habang sinusundan sila ni Jeff ay nagutos ito sa isang kabady na pigilan ang ambulansya na makalayo. Nang makita ng kabady ni Jeff ang ambulansya ay pinaputukan niya ito kaya bumangga ito sa gasoline station.
Doon ay nagpambuno sila Chan at ang pulis, at nang magkaroon ng chance si Chan ay binaril niya ang pulis na nakainom ng gasolina. Dumating naman si Jeff at sadyang tinumbok ang kinaroroonan ni Chan, ngunit naiwasan ito ng binata, hinabol siya ni Jeff hanggang sa maabutin niya ito, at hindi nilubayan ng palo si Chan hanggang sa lupaypay na ito. Biglang may napulot na malapad na bakal si Chan sa damuhan, at buong lakas niyang hinampas ito kay Jeff na agad ikinamatay ng pulis. Kinaumagahan, nakita ng retiradong hepe ang ambulansya sakay si Chan Wing. Aware siya na nasa paligid lang si Chan at nagpaputok siya ng baril upang ipaalam na nandoon siya. Pagkatapos ay bumalik siya kay Chan Wing at binaril ito ng dalawang beses. Si Chan na nawala ng malay ay nagising sa mga putok ng baril, at habang lupaypay si Chan ay pinilit niyang makalapit kay Hakshon. Gusto niyang tapusin ang lahat kaya binaril niya si Chan ng ilang beses hanggang sa maubusan siya ng bala. Sinabi nito na kung sakaling mabubuhay pa si Chan ay magkita na lang silang muli. 5 taon ang lumipas, makikita si Hakshon na malalim ang iniisip, dahil madalas ay minumulto siya ng mga krimen na ginawa niya kina Chan Wing at Chan. Malaki ang pinagbago niya dahil isa na siyang ministro gaya ng kay Kibuloy. Isang araw sa isang TV guest niya kay Jessica Soho, ay ikinwento niya ang mga pagbabago na nangyari sa buhay niya, sa ibang lugar, makikitang buhay pa si Chan, at napanood si Hakshon sa TV, dahil dito ay nalaman niya ang location ni Hakshon. Sa pagkakataong ito ay tutupadin ni Chan ang sinabi ni Hakshon sa kanya. Bago pumunta kay Hakshon ay kinalbo ulit ni Chan ang sarili upang ibalik ang dati niyang itsura. Pinuntahan ni Chan si Hakshon para tapusin ang naudlot na paghihiganti. Nang makita niya si Chan ay pinaupo niya ito at nagtimpla ng tsaa. Habang casual itong nakikipag-usap kay Chan na parang walang nangyari, makapal na mukhang sinabi ni Hakshon na pinatawad at pinagdasal niya si Chan. At sa parting ito, hindi na nakapagpigil si Chan at sunod-sunod na pinaputukan si Hakshon hanggang sa mamatay ito, at sinabing iyon na ang wakas ng kanilang alitan. Ang istorya ay nagtapos na makikitang buhay pa si Chan Wing, bagaman naka-wheelchair na siya dahil sa tama ng bala. Kahit na naabuso sila ng mga tiwaling pulis, nagpatuloy sina Chan at Chan Wing sa kanilang simple at payapang pamumuhay, at ang kanilang determinasyon at katapangan ay tunay na nakaka-inspire. Kung nagustuhan mo ang recap, please like the video at baka pwedeng mag-subscribe ka naman sa aking munting channel. Maraming salamat!